important. And even if we, even if, how are we going to achieve parity? Right. Siyempre, tama naman yung sinasabi ni Casapur. Plus, meron tinatawag namang affirmative actions na pwede mong gawin. Like, ititry mo yung babae, etc., etc. But, and I think it is also yung concept ng women's vote. Kasi ano yan eh, di ba? Isang konsepto na tinitingnan na pwede bang i-develop yung women's vote? Pwede bang patulad nung sa ibang bansa, yung ano ng mga, yung mga nasa women's movement, mga feminists, ganyan-ganyan. Ako antay ko dyan, hindi dapat, hindi pwedeng divorce yung women's vote dun sa alternative politics na gusto mong isulong. Hindi, at sa palagay ko, hindi magkakaroon ng women's vote na hindi mo rin equally sabay na tinatransform yung ating traditional politics. Kasi, at hindi marirealize yung women's vote na yan, kasi ang idea ko ng women's vote ay hindi yung lamang magkaroon lamang ng mga equal rights yung women at saka magkaroon lang ng babae. Kung hindi dapat, yung talagang transformation ng society, yung women really voting wisely, yes, na may ganitong dapat na transformation at ito yung iboboto mo. So, at yung bagay na yan, hindi yan magagawa kung hindi mo rin binabago yung ating traditional na politika. So, kung papaano mo dinidevelop yan, ay doon din sabay na susulong yung pag-realize mo ng isang women's vote, which for me is an alternative vote, an alternative, is a product of alternative politics also. Okay. Magandang gabi po. Ako po si Ella De Leon ng The Philippine Online Chronicle sa Rival Foundation po. Kayo po ay kilala na representative ng mga kababaihan at binabanggit nyo nga po yung gender equality. Pero pag sinabi po natin gender equality, we do not only mean women. Alam po na natin sa modern, sa ngayon na pati mga LGBTs or gay, lesbians, and transsexuals are more discriminated even than women. Kayo po ba ay bukas din sa pagpo-promote ng advokasya na makakatulong sa mga LGBTs sa Senado, considering that they are also considered marginalized or underrepresented? Oo. Actually, may malinaw namang programa ang Gabriela Women's Party and even ang Makabayan doon sa LGBT rights. At ang isa doon ay yung pagtataguyod ng karapatan nila laban sa karahasan at laban sa diskriminasyon at pagkilala sa kanila bilang tao. So, aside lang ito, kwento, kasi late ako dahil galing ako doon sa ANC Square O. Ano nga yung topic? Tungkol sa reproductive health. And yung isang kadibati ko, si Atty. Siso. Tapos he has this weird idea na sabi daw nung, ewan ko kung saan niya nakuha, na yun daw condom, hindi raw yun makakatulong doon sa pag-contain ng AIDS. Sabi niya ganun. Sabi ko, paano nangyari yun? Kasi daw yung rubber, etc. Ibig sabihin, dapat pala dalawang condoms para yung rubber. So anyway, she's an aside. Kasi sabi niya, mag-practice daw ng celibacy, yun daw ang cure sa AIDS. Ah, dapat sana. Oo, celibacy. Before marriage. Sabi ko, it's a contradiction in terms kasi walang marriage naman sa ating mga gays. Anyway, it's just an aside. Pero, oo, meron kaming, ano talaga, plataforma, kasama sa plataforma namin, LGBT rights. Kalina po. Kasi po, yung po, tanong ko po na word din yun sana kanina, kung ano po yung kinaiba ninyo sa mga ibang female senatorials po na may plataforma rin tungkol sa women's rights and welfare. Pero lahat po sinasabi na isusulong po ang karapatan ng kababaihan. Bilang kaibahan niyo po sa ibang senatorials na babae, ano po yung konkretong programa may ibibigay ninyo para maiangat ang kababaihan from poverty, from abuse? Meron po ba kayong isang konkretong programa na ipapatupad niyo once you're in the Senate? Kung aaralin natin yung ano yung bakit mahirap yung kababaihan Pilipino, maraming package ng programa yan. Kasi kung titingnan natin, yung mga kababaihan, ang karamihan sa kanila ay
mga magsasaka sa rural areas. So, ang isang isa din dyan to unleash their potentials and for them to increase their economic means ay sa pamamagitan ng reforma agraryo, yung tunay na reforma agraryo. Yung mga magsasaka naman, ay mga manggagawa naman, meron na kami panukalas para sa pagtataas ng sahod. Yung isa, yung plaguing the whole worker natin sector ay yung contractualization, di ba? Yung mga kababaihan, yung nasa service sector, like for example, Shumart, mga 90% yan, contractual. So, isa yun, nakailangan i-address kung women workers ang pag-uusapan, dapat gawing regular ang mga trabaho. So, dapat din yung mga, ma-develop din natin yung ating mga negosyante Pinoy. Kasama na, maraming mga entrepreneurs tayong mga kababaihan. I-develop natin sila para mas nagbibigay tayo dapat ng mga incentive doon sa ating mga local, yung mga Pinoy, kaysa sa dayuhan. Kasama na yung mga kababaihan doon. Ngayon, yung mga iba pang mga batas at discriminatory practices na marami yan, kailangan talagang i-review at saka i-address ng gobyerno. Yung marital law on adultery, yung mga practices, katulad ng mga tinatawag nilang pregnancy test as requirement sa pag-hire, yung mga ganyan, lahat yan kailangan. Reproductive health po. Marami po kasi mga politikong takot sagutin yung issue about the reproductive health bill. Pero bilang babae po, ano po yung stance niyo dito? Are you pro or against? Well, kami dalawa ni Casa Tour po, autonomous ng reproductive health. Nung simula pa lang, kaya naman kami, malinaw naman yung position namin dyan na ang reproductive health ay bahagi ng kabuuang usapin ng kalusugan at nakalagay mismo sa ating konstitusyon that health is a right. At yun, naniniwala kami na reproductive health also is a right. At dahil yan ay karapatan, kailangan ang Estado, ang gobyerno ay i-promote, i-protect, at saka at pangalagaan yung reproductive health at magbigay ng reproductive health care services sa mga mamamayan. Okay. Na-mention niyo na po yung reproductive health bill kanina na suddenly na nakinig ngayon sa Kongreso. When maupo po kayo sa Senado, gagamitin niyo po ba yung chance na pag-upo niyo sa Senate na buhayin uli at ilaban yung reproductive health bill? Yeah, oo. Kasi mahalaga talaga yun eh. Importante yun. Dahil nga, lalo na sa kababaihan, dahil alam natin, 10 babae bawat araw o araw-araw ang namamatay due to pregnancy and childbirth-related complications. Kaya kailangan i-address talaga ito ng gobyerno at kailangan magkaroon ng isang comprehensive and clear policy on reproductive health care. I just want to get your opinion regarding the issue now of the church versus the DOH Secretary Cabral. What was your position in regards of sino, nasaan po kayo?